dila ng Pilipinas. Laman ng balita kamakailan dahil, eto nga, ilang insidente. Merong estudyante na ginawang basahan ang watawat. Meron naman isang sikat na international pop star binalabal sa kanyang katawan ang bandila ng Pilipinas. Mga kapatid, siyempre, nagalit ang mga taga National Historical Commission of the Philippines at maraming ganong reaksyon. Pero may mga nagsabi na hindi ka masyadong OA naman yata ang mga gantong klaseng mga pananaw. Panoorin po natin ang napakahabang kasaysayan ng watawat ng Pilipinas para malaman natin kung bakit hindi lang ito simpleng piraso ng tela. Yan po ang history natin sa gabing ito. Nangyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Ang isang watawat o bandila ay simbolo ng kanyang identidad at simbolo ng kanyang kasaysayan at kanyang mga aspirasyon. Ang mga veterano mismo ang umayaw dito na bastusin ang flag. Dahil nga, yun ang pinaglaban nila. Kasi yung bandila natin, hindi lang siya basta tela lang. Kasi bawat simbolo, bawat kulay, meron siyang nire-represent Bawat bansa, kinakatawan ng isang bandila. Simbolo ng lahi at pagkakakilanlan ng kultura at bayan. Kaya nga kahit sabihin natin na dahil sa social media at pabago-bagong impluensya sa ating kultura, kailanmay kahindik-hindik pa rin ang gantong mga eksena. Sa mga fans naman ni Lola Madonna, masyado naman daw OA ang gobyerno sa mungkahing iban ang international pop superstar kaysa pagbalabal ito sa watawat. Pero OA nga ba? Dapat nga ba bigyan ng gantong kasagradong turing ang bandila ng Pilipinas? Ang simbahang ito sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo ang nagsilbing kuta ng rebolusyon sa kabisayaan. Sa Pilipinas tuwing sumasapit ang Hunyo 12 ay binabaha ang mga kali at malls ng red, white and blue at iba pang elemento ng ating pambansang sagisag. Ito ang araw na ipinroklama ni Emilio Aguinaldo sa Kawit Cavite na malaya na ang Pilipinas. Pero ano nga ba ang mga pinagdaanan ng bandilang ito? Kadalasan tinuturo sa mga eskwelahan, ito ang tinatawag na ebolusyon ng bandila ng Pilipinas. Totoo naman na bago pa iwinagayway ang ating watawat, aba, ilang bandila na ang nagsayaw sa hangin nung hibagsikan. Sample, ang watawat ng Katipunan. Pero mali raw na gamitin ang salitang ebolusyon dahil hindi naman daw dito nagmula ang kasalukuyan nating flag. Hindi nyo maituturing ang Katipunan bilang bandila ng Pilipinas. Yan po ay isang flag ng isang organisasyon ay ang kataas-taas ang kagalang-galang Katipunan ng mga anak ng bayan. At nandyan yung mga ibang mga evolution ng Katipunan flag at hindi po Philippine flag po yun. Mas tama raw na tawagin ito ang mga bandila ng revolusyon. At bawat bayan na sumapi sa himagsikan, aba, may kanya-kanya raong bandila. Tanggap yun noon. Kasi, ano rin yun eh, wala pa namang masyadong media-media noon. Kaya talagang pwedeng gumawa ng sarili para may distinct identity. Ang sa grupo ng Supremo, isang parihabang tela na kulay pula na may maningning na puting araw sa gitna. Nakahilera sa ilalim nito ang tatlong titik na ka. Saksi ito sa sigaw ng Pugadlawin noong Agosto 23, 1896. Pero may isa pang astiging bandilang pandigma, ang Agaw Pansin. Iyan ang sahukbo ni General Mariano Llanera ng Nueva Ecija. Ayon sa mga historiador, ito daw ay pinagtawanan ni Bonifacio at tinawag ay Bunguni Llanera. Paggamit ang bandila ito ay panandalian lamang at ito ay pinalitan ng iba. Pero kung meron mang kahawig ang bandila natin ngayon, yan ang pulang bandera ni General Pio del Pilar. May puting tatsulok at may tatlong letrang K sa bawat sulok. Pero yan ay sumisinag na araw na nagre-rise sa bundok.
So bundok yan na may araw na nag-rise. So ang tawag dyan, bandila ng matagumpay. Si Pio del Pilar, maalala mo, yan yung isa sa mga nagplot na patayin si Bonifacio. Kung nawili sa paggamit ng letra ang mga naunang pinuno ng himagsikan, aba, ibahin niyo si Gregorio del Pilar. Ang kanya, ginamitan ng tatlong kulay, pula, asul, at itim. Para kasi ang ginawa nila, parang yung flag ng Cuba na may triangle. Okay. Tapos may mga stripes na lang. Ginawa nilang tricolor. Ito rin daw ang dala nilang bandila sa engkwentro ng Tirad Pass. Pero ingat-ingat tayo mga kapatid, ha. Lalong-lalo na yung mga nagwi-Wikipedia dyan. Nako. For some reason, nasama nila yung bandilang ginamit nila Trillanes at ang grupong Magdalo doon sa hanay na mga bandilang ginamit noong rebolusyon laban sa mga Kastila. May bandilang pangdigma naman noon ang grupong Magdiwang sa Cavite. Ang kanila, pula na may araw sa gitna at sa loob nito, ang baybayin na letrang K. E paano naman ang Magdalo ni Emilio Aguinaldo? Kasi ngayon may mga bago ng poster na meron ng Magdiwang flag, Magdalo flag. At yung Magdalo flag, pinaghalo nila yung San Sawar standard ni Bonifacio at yung letrang K dun sa tinatawag daw na Philippine flag ni Aguinaldo, no? Pinagsama nila ito at ito yung naging Magdalo flag daw. Actually, wala sa history yon. Ang gumawa nun ay yung grupo ni Antonio Trillanes, yung nag-Oakwood Mutiny. Katunayan sa pamumuno noon ni Aguinaldo, sa pakto ng Biak na Bato, nagkaroon ng seremonya para ibaba ang bandila. At kung pagbabasehan ang guhit ni Artemio Ricarte, bandila ng Magdiwang ang binababa. Patunay na iisa lang pala ang bandila ng Magdiwang at Magdalo. Kaya ang simbolo ni Trillanes sa Oakwood Mutiny, gawa-gawa lang pala. Ayon sa mga historiador, hindi raw ito ang ginamit nila Aguinaldo. Hindi naman nila kasalanan yon. Actually, nung nakita nung media yung flag na yon dito sa kanilang armbands, media lang ang nag-assume, Magdalo yan. Kaya nung umagang yon tinawag sa ilang Magdalo Group. Kung nung rebolusyon laban sa mga Kastila, sari-sari at ang daming watawat na ang naglabasan at marami-rami na rin mga Pilipino ang nagbuwis ang buhay, paano pa kaya kung sa wakas ay nagkaroon na tayo ng sarili nating bandila? Pero, hindi mo naman pwedeng gamitin. Nako mga kapatid, alamin kung ano nangyari noong flag law ng 1907 sa pagbabalik ng history. Napakaraming watawat ang ginamit noon nung himagsikan laban sa mga Kastila. Kapatid, gaya nito, at ito. At ito, ang bungo ni Leonera ng Nueva Ecija. Pero mga kapatid, lahat ng mga to made in the Philippines. Kaya itong bandila natin ngayon, ibahin nyo, ito ay made in Hong Kong. Isang kondisyon noon sa kasunduan sa Biak na Bato, ang pagpunta sa Hong Kong ng mga pinuno ng rebolusyon. Sila ang tinawag na Hong Kong Junta. Apparently, nandun din yung diplomat na si Felipe Agoncillo at ang kanyang pamilya, no? Si yung misis niyang si ano, no, si Marcela, tapos yung anak niyang si Lorenza, ni si Rizal na asawa ng Katipunero si Delfina Herbosa. Hindi ako nagkakamali, 5 years old lang si Lorenza noon. Kasama siya sa tumahinang flag. Naisip ni Aguinaldo na kailangan ng mga simbolo ng bagong republika. Ang isa doon ay yung dapat may sarili siyang pambansang awit, pambansang tugtugin. At isa doon ay yung pambansang bandila. Kaya sa pagbalik ni Aguinaldo sa Pilipinas mula Hong Kong, aba, bit-bit na niya ang unang watawat ng Pilipinas na siya mismo ang nagdisenyo. Ayon sa kanila, ito ay merong kulay na puti, pula, at saka asul. At ito daw ay kasing kulay ng bandila ng Estados Unidos. At ayon dito sa proklamasyon na isinulat ni Ambrosio Rinzares Bautista, ito ay parang pagpapakilala natin sa
sa tulong ng Amerika sa paglaban-laban sa Espanya noong mga panahon yun. Pero ang walong sinag ng araw ay hindi raw sumisimbolo sa walong probinsyang unang nag-aklas kontra Espanya, gaya ng kadalasang tinuturo. This is only in the perspective of that current Philippine Revolution. Kaya nga nagreklamo yung mga Muslim. Mas nauna kaming lumaban sa mga Kastila, ba't wala kami dyan? At syempre, kung titignan mo, before the Katipunan, there were more or less 200 revolts that happened in the whole Philippines. So, ba't mo sasabing the first to revolt against Spain? Dapat nililiwanag ito na pag sinabi mong 8 Reyes of the Sun, these are the provinces that were placed under martial law nung pumutok ang 1896 Revolution, and this was on August 30 of 1896 under General Ramon Blanco. Marami nag-aakala na dito sa balkonaheng ito noong June 12, 1898 unang winagayway ang watawat ng Pilipinas. Hindi, mga kapatid. Unang ginamit ang bandila natin sa isang digmaan noong May 28, 1898 sa Battle of Alapan. Kaya nga, ang May 28 ay Flag Day. Sa bayan ng Cavite Viejo, lalawigan ang Cavite! June 12, 1898, muling winagayway ni Aguinaldo sa Kawit Cavite ang bandilang itinahi sa Hong Kong. At sa pagkakataong ito, sumayaw na ito sa saliw ng isang marcha na unang pinatugtog noong araw din yon, ang Marcha Nacional Filipina. Rosenville Wildman. Dito rin pinasinayaan ang unang republika at lantaran ng pagkuha ng inspirasyon mula sa Estados Unidos. Hindi lang sa mismong deklarasyon, kundi pati na rin sa ating mga pambansang kulay. Pero hindi rin nagtagal ang independensya. Nawala nga ang mga Kastila, pumasok naman sa eksena ang mga Amerikano. At kabaligtaran ng pagka-elibs at pasasalamat nila Aguinaldo noon, naging kasing mapang-api at mapanupil rin pala ang mga bagong naghahari-harian. At noong September 6, 1907, ipinatupad ng mga Amerikano ang Act 1696, otherwise known as the Flag Law. Tutusin, ang tamang pangalan nun ay Anti-Flag Law dahil pinapagbawal ang pagpapakita ng anumang simbolo ng independensya ng Pilipinas. So hindi lang ito bandila, maaari din ito ay mga seal at iba pang mga simbolo ng Republika ng Pilipinas. Kulong o multa ang parusa sa mga lalabag. At isa sa mga nasampulan nito, ang dramatistang si Aurelio Tolentino. Kasi yung kahapon ngayon, bukas niya na play, tantad ng Philippine flag, no? So, hinuli siya. At naging, malaking kaso yun, no? Kinover ng media yung kanyang pagka-arresto at pagkakakulong. Kasi napakasikat ni Aurelio Tolentino. Eh, si Aurelio Tolentino, the playwright, original Katipunero yan at best friend ni Andres Bonifacio. Nagtagal ang pagbabawal sa flag ng 12 taon. Taong 1919 lang, binawi ni Governor General Francis Burton Harrison ang batas. Mula noon raw, malaya na nating na ipapakita ang bandila kahit na nasa ilalim pa rin tayo ng mga kano. Yun nga lang, dahil wala namang striktong pamantayan, paiba-iba ang interpretasyon sa kulay at disenyo nito. At ayon sa Executive Order 23 noong 1936, sa pamumuno ni Pangulo Manuel Quezon, pinagtibay ang disenyo ng bandilang ginamit sa Kawit. Tinanggal lang ang mukha sa araw at itinakda na navy blue ang pagkaasul nito. Pero noong panahon ng Hapon, inutos ni Quezon na baligtarin ang watawat sa taas ang pula at sa ilalim ang asul. Pag panahon ng digmaan, yung pula na sa taas, na sinisimbolize niya na yung state of war. So nung sinakop tayo ng mga Hapon, nakataas yung red. In little more than 3 weeks, the spearhead of the Japanese ground offensive on the capital had driven... Pero gaya ng unang dumating ang mga kano, ipinagbawal ng mga Hapon ang watawat. Pero agad itong ibinalik sa pagtatatag ng Second Republic sa pamumuno ni Jose P. Laurel noong October 14, 1943. Sa pagtatapos ng World War II, mahigit isang taon matapos matalo at mapaalis sa mga Hapon, noong July 4, 1946, itinatag ang Ikatlong Republika ng Pilipinas sa ilalim ni Manuel Rojas. At sa Luneta, nakita ang pagbaba ng American flag at ang pagtaas ng ating watawat.
So alam na natin na sa loob ng 12 taon, mga kapatid, ay nako, pinagbawal po ang paggamit ng watawat ng Pilipinas. Hindi rin biro ang pinagdaanan nito. Pero etong tanong, nasaan na kaya yung mismong bandila na winagayaway ni Aguinaldo noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite? Mga kapatid, dito po sa luneta makikita ang pinakamalaking watawat ng Pilipinas. Ayan, oh. Pero ang tanong, yung mismong bandila na iwinagayway ni Aguinaldo sa balkonahe ng kanyang bahay sa Kawit, Cavite, yun mismo, yung exact flag na yun, nasa na kaya siya ngayon? Taong 1899, Filipino-American War. Habang umaatras pahilaga sa Tayug, Pangasinan, ang hukbo ni Emilio Aguinaldo, nawala raw nila ang original na bandila. May paniniwala at Suntay family sa Baguio, mga aputo ni Emilio Aguinaldo, na nasa kanila yung original flag ng Kawit. Itong flag na ito ay nandoon pa rin sa kanilang museum. Ang watawat na ito sa Aguinaldo Museum sa Baguio, ang pinaniniwalaan ng mga apo ni Aguinaldo na original na bandila ng bansa. Nag-imbestiga kami doon noong 1996. Kumuha kami ng maliliit na himbla ng bawat kulay at nakita namin na cotton siya. Doon sa memoirs ni Marcel Agoncillo na siyang tumahe, sinasabi niya na silk. Kaya medyo may pagdududa doon sa flag na nasa Baguio. Original man o hindi yung nasa Baguio, mga kapatid, ang mahalaga, ang watawat, ay ginagalang. Kaya naman, naku mga kapatid, huwag sasabihin na OA ang National Historical Commission of the Philippines. Dahil, pinatutupad lang nila ang batas. At ang batas natin, malamang ilan lang tayo sa mga may ganto kahigpit ng mga batas sa buong mundo pagdating sa paggalang sa bandila. Kasi ang ating watawat hindi siya ordinaryong flag na kagaya ng ibang bansa na parang kapritso na dagdagan lang ng sabi natin nadagdagan ng state, nadagdagan din yung star. Ito sa ating hindi, talagang solid yung 3 stars dahil sa ito ginawa noong panahon ng revolusyon. At huwag isiping ngayon lang tayo naghihigpit. Aba, 1930s pa lang, may nasampulan na. May Chino na ano, may tindahan siya sa may ano, sa may Binondo. Meron siyang laundry shop. Nung ano, nilagay niya yung poster ng ano ng bandila. Na parang sinasabi niya doon sa advertisement niya na lahat ng klase ng tela or mga damit nilalaban dito. Binigyan siya ng ano ng fine ng gobyerno na 20 pesos para hindi niya ginalang yung Philippine flag. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, noon daw kasi, wala namang mga implementing agencies na magmo-monitor sa tamang paggamit ng watawat. Pero, mga kapatid, nung naisabatas na ang Flag and Heraldic Code of the Philippines, otherwise known as Republic Act 8491, aba, nagkaroon na ng mga guidelines na dapat sundin. Ito kasi yung nangyari nung panahon ng centenario ng Rebolusyong Pilipino. Mahabang preparasyon yan eh. Well, na-realize nila na sa sobrang dami ng iba-ibang version din na lumalabas at that time, no? Eh, kailangan i-standardize natin kung paano gagamitin. Ang nasa batas natin, ano ba ang disenyo ng flag? Blue, white, red, with 3 stars and a sun, golden, yellow. Madami kami inaaprobahan, basta hindi siya masasabi na flag. Ibig sabihin, kulang yung elemento. Nanilindan. Kasi pinagagawa ko, pag hindi ako umabot niyan, sasali ako ng sa contest, ha, Naya. Ay, ano ang gawa mo rito, Bart? Papagawa ko yung nanilinda. Nang? Ang dami pang costume. Costume? Mm-hmm. Baka alam mo kung ano to, ha? Ito ang International House of Flags. Dito yan, sa May Rizal Avenue. Bart, hindi costume ang ginagawa nila dito, kundi mga bandila. Bandila?
at mga kapatid ha, para sa ating gabay. Ayon po sa Flag and Heraldic Code of the Philippines, ito po ang ilang mga bagay na hindi mo maaaring gawin sa ating watawan. Ito, unang-una Bart. Yan. Hindi mo siya pwedeng gawing kasuotan. At sa concert niya nitong Pebrero, umangal ang mga taga NHCP nang ibalabal ni Madonna ang watawat. Pero, sorry na lang si Madonna. Sa ilalim ng Section 34 ng Republic Act 8491, ipinagbabawal itong gawing kasuotan. Sa bansa kasi ng popstar, walang limitasyon sa paggamit ng watawat. Kahit pasunugin ito bilang bahagi ng freedom of expression. Sa Pilipinas, pwede lang sunugin ang watawat kung ito ay punit o kupas na. At Boy Scout lang ang pwedeng magsunog at maglibing nito. Take note ha, libing, hindi itapon sa basura. Pagka sinunog ang flag ng Pilipinas, galit ka sa buong Pilipinas, buong Pilipino galit ka. Yun yung ang simbolo ng pagsusunog ng flag. At bago kay Madonna, nag-trending ang video nito ng estudyanteng ginawang map ang watawat. Ang pobreng estudyante na patalsik sa eskwelahan. Pero kung may mga pasaway, meron din namang tunay na nagpapahalaga. Gaya na lang noon ng grade 6 student sa Malinaw, Albay na si Janela Arcos Lelis. Nakunan sa isang larawan kung paano niya niligtas ang watawat mula sa rumaragasang baha nung kasagsagan ng bagyong Waning. Pag hindi mo kasi ano yan, pag hindi mo kasi siya ginagalang, parang hindi mo na rin minamahal yung bayan natin. Huwag natin gamitin na pagamitin parang personal symbol, huwag natin gawing basahan, huwag natin gawing pang-commercial. Hindi lang ang tela ang nasisira, kundi ito ay pag-iurak din sa dignidad ng isang sambayanan. Kapag ka umaawit tayo ng iisang himig at tinitignan natin ang iisang bandila, nararamdaman natin na nasa iisang bangka tayo, iisa ang ating pinagmulan, iisa ang ating patutunguhan. Kung ito man ay simpleng tela, ito ay telang kinulay ng dugo, pawis at luha ng libo-libo mga bayani at martir na namatay para sa isang paniniwala na kailanman ang lahi natin hindi dapat maging alipin ng sinumang mga dayuhan. Yan po ang history natin sa gabing ito, mga kapatid. Ako po si Lord De Vera, nagpapaalala, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mabuhay ang bandila ng Pilipinas. Mabuhay tayong lahat.